Hello, what's up? This is Qkotman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about ano ang mangyayari kung hindi mo i-update ang smartphone mo, yung Android OS at iOS smartphone mo. What if hindi mo i-upgrade? Ano ang mangyayari? Kung curious ka at interesado ka, let's start. This video is sponsored by your CD keys. Kung naghahanap kayo ng Microsoft Windows 10 Pro OEM CD keys, pumunta lang kayo sa your CD keys. Kung dito kayo bibili, makakamura kayo ng Windows 10 Pro key as in bagsak presyo. Ang gawin nyo lamang, search nyo lamang ang Windows 10 Pro. Click. Kapag nahanap nyo na, click buy. Ito, buy now. Pagkatapos, i-enter lamang ang aking promo code, QYT20. Click apply. So from $20 magiging $16 lang. So naka-discount ka ng mahigit $4. So kapag okay ka na diyan dahil nga bagsak na 'yan, click submit order. Sunod ay piliin lamang yung payment method, kunwari PayPal. Tapos click pay now. Pagkatapos mo magbayad, click mo lamang yung Gmail sa taas, click user account. Mula sa user account, click my purchase orders. Mula dito sa purchase account, kopyahin lamang ang license key na binili nyo. After nyo makopya ang inyong license key, pumunta lamang sa search. Hanapin sa settings ang Windows activation. Open. Click change product key. Ilagay ang license key na nakuha. Click next. At boom! Para masigurado na activated permanently ang inyong Windows 10 Pro license key, open Windows PowerShell, type slmgr.vbs/xpr and click enter. At lalabas ang the machine is permanently activated. Okay? So, diyan malalaman natin na permanent at legit ang mabibili nating license key kay your CD keys. So, kung naghahanap ka ngayon ng murang Windows 10 Pro na license key, pumunta lamang kay your CD keys. At gamitin ang aking promo code na QYT20. Bago tayo mag-start, gusto ko lang inform muna kayo na ang video na ito is part 2. Ang part 1 is tungkol naman sa ano naman ang mga masamang mangyayari or mga negative effects ng pag-update and pag-upgrade. Ito naman ay mga negative na effects naman kapag hindi ka nag-update and upgrade itong video na ito. Okay? So, unang-una. Security vulnerability. Ano ang security vulnerability? Security is, tinutukoy dito is sa mga hackers, mga malware, mga attacks sa mga smartphone natin. Yun ang tinutukoy dito. So, every time na merong updates, typically, usually, mga updates, mga 100 MB lang, 300 MB, 500 MB. Pag mga maliliit lang, below 1 gig, usually update yan. May kasama yung usually na security patches. Yung security patches na yun, yun yung marang mga blocks, mga bakod, yung mga parang shield sa smartphone mo para hindi ka agad-agad ma-hack. Or kung nag-install ka ng APK galing sa labas, mga modded, hindi ka agad-agad lalagay sa alanganin ng mga data mo or information mo or mga logins mo, especially kung may bank account ka at GCash sa smartphone mo, hindi agad-agad malalagay sa alanganin yon. So, kapag hindi ka nag-update, possible na mas mabilis ka ma-hack, mabilis malalagyan ng backdoor ang smartphone mo. Backdoor is yung parang bypass, dadaan sila sa likod para ma-monitor ang smartphone mo. Gagamitin nila ang internet connection ng smartphone mo para ma-monitor at pwedeng manakaw ang mga data mo. Yung mga lumang Android version na kasi, mga lumang iOS version, matagal na nilang binubutas yan. Matagal nilang hinahanapan ng butas. So, syempre, sa mga panahon na yon, nakahanap na sila ng mga bypass. So, kung hindi mo pa rin na-update ang Android OS mo or iOS version ng smartphone mo, posible na madali na nila mapapasok yun kasi wala silang bagong bakod na dadaanan. Dire-diretso na lang sila ngayon kasi alam na nila kung paano i-bypass yung mga security failures or security weakness ng smartphone mo. Okay? Pangalawa, buggy apps. Okay? Typically, sa mga apps, kapag nag-update na sila at merong mga bagong OS version, merong Android 12, Android 13, Android 14, or iOS 13, 14, 15, so on and so forth, nag-a-adapt yung mga developers, ina-adapt nila, ino-optimize nila yung mga apps and games nila
para dun sa mga bagong OS. Mas priority ng mga developers, tandaan nyo, na mas priority ng mga developers ng apps and games na yan is yung mga bago, mga latest na mga Android OS. Yung current at ang latest, okay? Ngayon, yung mga napaglumaan na, kunwari Android 8 pa, Android 7, Android 6, especially 7 pababa. Yung mga Android 7 pababa talaga mga pinakakawawa. Kasi, usually, inaabandonan na yan ng mga developers. Hindi na nila ino-optimize sa mga apps and games nila para sa mga Android OS na below Android 7 pa ba. That's why medyo mas laggy, mas buggy kahit na ang smartphone mo naman is 4GB, 6GB. Pasok ka pa sana sa minimum. Kaso nga lang, yun nga, hindi na optimize ang mga bagong version ng apps and games nila para sa lumang OS version ng smartphone mo. Pangatlo, some apps may not be supported. Sa mga naka-experience na dyan, especially sa mga banking apps, Gcash, alam ko Gcash hindi nagagana sa mga Android 7 yata. Tama ba ako? Kung mali ako, paki-comment lang. Pero alam ko Android 7, 6, 5, hindi na sinusupport ng Gcash. Ang supported na lang yata ngayon ng Gcash, minimum operating system, is Android 8 pataas. So, I think by next year, baka hindi na rin supportan ng Android 8, kita sila ng Android 9, Android 10, so on. So, ganun yun. Eventually, gradually, bibitawan nila yung mga support sa mga lumang operating system. Lumang Android OS at lumang iOS. Kasi hindi na secure yung mga yun. Madali na ma-hack at pwede ka nang manakawan. Okay? So, hindi na nila sinusupport yung mga lumang operating system. Kasi wala na mga security patches yung mga yun. May mga games din na hindi na mag-work sa lumang operating system ng Android. At meron din mga releases ng mga games na hindi na tatakbo yung mga bagong releases na ginawa na lang para sa mga latest like Android 9 lang or Android 10 na sila mag-i-start. Hindi na sila magbibigay ng support for Android 8, Android 7, Android 6, so on and so forth. So, by next year, kung di man ngayon, by next year, susunod na taon, so on and so forth. Okay? Pang-apat, wala kang new features or walang optimization kang matatanggap. Usually kasi kapag may update, may upgrade, may kasama ring new features. Maliliit na mga new features. Like, kunwari, yung call sa messenger, dati, full screen. Yung update na dumating sa smartphone mo is tatanggalin niya na yung full screen. Bubbles na lang sa taas ng smartphone mo. Doon na lang pag may tumatawag or may nagme-message. Which is good. Kapag ka ganun, typically meron ding sa optimization. Like kunwari, dati sobrang labo ng camera, mas luminaw. Possible yon. Again, possible. Kasi minsan, baliktad ang nangyayari. Lumalabo or naglalag. So on and so forth. Pero you have to understand na hindi ka dapat nang mamadali kasi mag-update. Once na may update, check mo muna. Pero half of the time is meron nga new features or bug fixes or optimization. Okay? And panglima, syempre may kinalaman sa optimization, is performance boost. Okay? Sometimes ang intention ng mga developer is para magkaroon ng performance boost ang isang smartphone para sa mga games or apps, especially sa mga games. Kung last month wala kang ultra graphics, walang high frame rates na support. Ngayon, nung update na to, posibleng bigyan ka ng high frame rate support na. Pwede mo nang isagad sa ultra graphics ang settings ng Mobile Legends mo, anong mang games 'yon. Possible 'yon, okay? Hindi ko nasabing lahat ng update ganun na, pero half of the time posible na yun ang purpose ng mga developer, bigyan ng support sa mga games sa dati, limited lang yung features na na-unlock mo, ngayon mas marami ka nang pwedeng i-unlock, okay? Yun yung mga limang major na mga possible na mangyari kapag ka hindi ka nag-update or hindi mo tinatanggap yung update na pinapadala sa smartphone mo. Ngayon, paano mo naman malalaman na meron palang update para sa smartphone mo? Unang-una, obviously, magno-notify yan. May notification na meron kang bagong update. Gusto mo ba na i-update na ngayon or next reboot na lang or next restart ng smartphone? May ganong mga update. Naka-notify, ino-notify sa smartphone mo. Ngayon, may mga smartphone man na hindi siya nag-notify. Kapag gano'n ang sistema, ang gawin mo, punta ka ng settings, punta ka ng system, tapos hanapin mo yung update. Okay? Or, kung ang settings ng smartphone mo is meron namang support yung search, pwede ka mag-search sa loob ng settings, may search sa taas, type mo na lang update doon. Kung may update, makikita mo yun doon. Ngayon, kung wala talagang lumalabas na update, hindi mo makita ang update, walang nag-notify, wala din doon sa system settings, walang update, malamang is kailangan mo maghintay lang. Hintay-hintay lang, patience, okay? Hintay mo na may dumating. Ngayon, kapag after 6 months or 1 year na, wala pa rin update na dumating sa smartphone mo, may posibilidad na inabandonan na yan ng manufacturer, ni Samsung, kung Samsung man yan, or Redmi, Realme, Xiaomi, Oppo, Vivo, LG, so wala na palang LG, Tecno, Infinix. Yan, posible na inabandonan na yan kung 1 year na wala pa rin dumadating na update. Malamang inabandonan na yan. Wala na silang balak na padalhan niya ng update. So, wala ka na magagawa tungkol dyan.
ang possible na alternative na lang dyan is mag-settle sa custom ROM, which is medyo komplikado. Okay? Aralin nyo muna, huwag yung padalos-dalo. Sa mga marunong na sa custom ROM, go ahead, use custom ROM, all you want. Sa mga walang background, walang kalam-alam kung paano mag-custom ROM ng isang smartphone, aralin nyo muna, maraming kailangang i-download na files at mga so on and so forth. Basta delikado yan kapag hindi ka marunong. Pero sa mga maalam na, go for it. Alam nyo nang gagawin nyo. Ngayon, konting reminder lang sa mga mag-update. Bago kayo mag-update, please be reminded na dapat ang battery ng smartphone nyo is nasa 50% pataas. Just to be safe. Okay, dati 30% pero dahil nga ang battery ngayon ay medyo hindi na ganun kagaya ng dati, mas nire-recommend ko na lang na iakit natin sa 50% ang charge ng battery nyo. Kung naglolo ko na talaga ang battery nyo, alam nyo may problema ng battery nyo, alam nyo naman yung user kayo, kayong gumagamit ng smartphone nyo, may problema na yung battery nyo, ang pinaka-the best nyo na lang siguro magagawa is isaksak muna sa charger bago nyo pindutin yung update para magdiretso na ng update, okay? Ngayon, habang nag-update naman kayo, napindot nyo na yung update, nag-umpisa na yung update, okay? Wag na wag nyo naman gagalawin ang smartphone nyo. Hayaan yung manahimik dyan ang smartphone nyo sa lamesa, ipatong nyo dyan, hayaan nyo matapos yung update. At wag na wag nyo rin pupuwersahin na i-turn off yung smartphone kasi naiinip kayo, ang tagal. May mga update talaga na minsan umabot lang ng 5 to 10 minutes tapos na. Pero may mga update na inabot ng 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. Nakaranas ako dati 1 hour and 10 minutes. Akala ko sira na yung smartphone, buti gumana pa. Pero usually kapag lumagbas na ng 1 hour, alanganin na yun. Balamang posible na corrupted yung update. Nagkaroon ng problema during hindi ko pa nararanasan yun, muntik lang. Pero just in case na lumagpas na ng 1 hour na nandun pa rin, nag-update pa rin smartphone, baka may problema na yan, wala kang magagawa actually kundi hintayin lang muna yan hanggat maaari, hintayin na lang. Kasi possible na makorrupt, mastaka sa bootloop, masira yung operating system. Pero kung siguro mga 2 to 3 hours na parang wala pa rin, no? Parang masyadong imposible na 2 to 3 hours nag-update pa rin ang smartphone mo. Hindi na normal yun. Pagka ganun siguro, that's the time na i-force shutdown muna. Kaso, 80% ang possibility. 80% ang possibility na sira na yung smartphone mo. Masira siya at mag-bootloop. Pagka ganun, malam, dadali mo na siya sa technician or kung marunong ka, i-re-reflash mo yung operating system niya ng bagong stock ROM. Okay? Kapag ganun nangyari. Pero, may 20% pa rin naman na possibility na maging okay pa siya. So, yun na, risky. Yeah, may konting risk din ang pag-update or pag-upgrade. Either man doon ang gawin mo. Another reminder is, kapag nag-update ka nga pala ng smartphone, don't worry, hindi naman nabubura ang mga files mo. Doc, contacts lahat. Don't worry. 99% of the time, hindi naman nagbubura dapat ang update or upgrade. Hindi nagbubura yun. Wala dapat magagalaw sa mga files mo, contacts mo, music, so on and so forth. Wala. Kaso nga lang, sabi ko nga, 99%. So, meron pa rin 1% na possibility. Merong mga sumasablay-sablay na update na nabura lahat. Or dahil nabootloop, wala kang choice, nabootloop, kailangan mong i-reformat ang smartphone mo or ipa-reflash ulit sa bagong custom ROM, yun, mabubura talaga mga files mo pag ganun. So, siguro, kung medyo nag-aalala ka dun sa natitirang 1% na sinasabi ko, 99% safe eh, pero may 1% na possibility na hindi safe. So, just in case na umabot ka sa point na 1%, alanganin. Eh di, mas maganda siguro, i-backup mo muna lahat ng files mo. Bahala ka, backup mo muna sa computer mo, sa laptop, or sa ibang micro SD. Backup mo lahat ng files mo, then saka mo i-update. Kung medyo napapraning ka lang naman, okay? Again, hindi porket update is laging good. Merong mga bad and negative effects. Like I told you, meron part 1 ng video na to. Yung part 1 na ito is yung mga negative effects naman. Yung mga possible na masamang mangyari talaga kapag padalos-dalos ka ng update or upgrade. So the best way is, papiyaw na lang tukol doon sa video na yun, is papiyaw is always na mag-check muna sa mga group nyo. Like Realme group, Vivo group, Xiaomi group, Tecno group, Infinix group. Kung bagay ba, unreliable, or nagloloko yung bagong update or upgrade. Mas maganda, huwag kayong mauna. Hintayin nyo na muna yung mga review ng iba. Mauna muna sila. Hayaan mo sila magdusa. Yung mga nagmamadali at excited na mag-update and mag-upgrade. So, kung meron kayong mga idadagdag sa mga sinabi ko, mga hindi ko nabanggit, feeling nyo dapat binanggit ko rin, comment section, usap tayo, or suggest kayo ng topic for the next video. So, yeah, don't forget to subscribe. Please do subscribe, like, and share. I would really appreciate it big time para support nyo na sa akin. Mag-like and mag-share. Or kung di ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe. At pakiring yung ding-dong bells. Yung ding-dong bells sa baba. Yan, pakiring na lang din. Okay? This is Qkotman.
I hope nakatulong kahit konti lang itong video na to para sa inyo ng mga hindi advanced user. I'm sure sa mga advanced user alam na itong mga sinasabi ko, pero sa mga hindi advanced user, I hope nakatulong sa inyo to kahit konti lang. This is Qkotman. I'll talk to you again soon.